Nagsimula ako sa Solar Power Philippines, isang karaniwang member, no? Tapos hanggang sa maisipan ko na magtayo ng sarili kong grupo, makagawa ako ng mga iba't ibang innovations na alam ko makakatulong sa mga Pilipino. Bago ako mag-solar, wala pa akong alam dyan, no? Ang trabaho ko, graphic artist. Ito ang mga gawa ko, yan. Itong painting naman. Nung time na yon, medyo nagsimula na akong mag-ano sa solar kasi naputulan kami ng kuryente. Ang problema namin sa dahil hindi agad makakabayad, hindi rin agad makakabit yung ilaw namin. Ang ginawa ko, bumili ko ng isang solar panel. Doon nagsimula yung interest ko sa solar. Totoo, mahal yung solar. Pero kung iyan naman, magsimula ka sa paunti-unti, kada may pera, magsimula ka. Pagdating na araw na marami ka ng naipong panel, feeling mayaman na rin. Gumawa ako ng circuit na ang image ng Santo Papa nandoon mismo sa circuit. Kaya maraming bumili kahit hindi naman gagamitin. Yung pailon sa barangay, nagsimula nga yan doon sa Santo Papa, no? Dahil nga maraming bumili, malaki kinita nung time na yon. Kaya naisipan ko na yung kinita, i-share ko sa mga tao sa pamagitan ng pailon sa barangay na hanggang ngayon nagpapatuloy simula nung 2014 na nasimula niya sa Davao del Sur, no? Na minsan may humingi ng tulong. Na pailawan yung lugar nila dahil nga talagang madilim. Tapos may mga batang naglalakad sa mga daanan na talagang delikado para sa kanila. Yung napipiling lugar, yung taong magme-maintain na, sinasailalim ko sa one-on-one training para kung sakali na matuto siya, pwede niya rin pagkakitaan yun. Hindi ako nakarating ng college, no? Pero tingnan niyo naman ako, tinawag pa akong master sa solar, no? Magsikap na lang tapos yung magkaroon sila ng sariling advocacy. Daigdig natin, no? Nangangailangan ng malinis na kalikasan. Ito siguro malaking bagay na para sa green energy, no? Sa mga gustong tumulong sa solar ng Pilipino, hindi naman siguro masama na i-share natin ang sobrang yaman natin para doon sa mga kapuspalad na hindi man lang naiilawan sa gabi ng sa pagdating ng gabi sa kanilang tahanan.